ating nalalaman at sa inyo din naman sigurong obserbasyon, hindi makakakuha ng maraming boto ito pong makabayan black para po i-impeach itong si Sara Duterte. Yan ay fair opinion na so far para sa issue na ito. Kasi most of you, alam ko na mga manonood po natin dito, mukhang wala nang tiwala dito kay Sara Duterte. Pero for fairness, alam natin na sa House of Representatives, halos majority of the congressman there nagtitiwala kay Sara Duterte. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 31, 2023 at napakabilis talaga ng panahon. Bukas lalaya na si Jose Marie Chan. Never months na kasi mga tol. At sigurado sa September 1 o bukas makakarinig na tayo ng mga Christmas song. Kaya advance, Merry Christmas po sa inyong lahat mga tol. Malapit na din po ang kaarawan ng ating mahal na Pangulo at ang dating Pangulong Marcos Sr. September 11 and 13 respectively. Kaya kaabang-abang talaga ang mga mangyayari sa mga susunod na linggo at buwan. Ano mga tol? Ito pong pag-uusapan po natin ang isa sa masasabi po natin tumatak muli sa kasaysayan po sa Office of the Vice President. Pero sabi nga po ng ating butihing kongresista at Deputy Majority Floor Leader dyan po sa tama ba yung posisyon? Mukhang mali yata ako sa posisyon ni Congressman Sandro Marcos. So para safe na lamang, yung ating kongresista dyan po sa 1st District ng Ilocos Norte na si Congressman Sandro Marcos ay bilang pagbibigay kortesiya sa parliamentary courtesy dyan po sa Office of the Vice President ay tineterminate niya yung proceeding. Siya po ay nag-motion para ma-terminate ang proceeding at ito po ay sinang-ayunan ng majority ng mga nasa committee hearing kahapon. Kaya po sa loob lamang ng 20 minutes o under 20 minutes aprobado na po dyan po sa committee ang budget proposal po ng Office of the Vice President. Mukhang superpower talaga si Vice President Sara Duterte. Ang kasagutan po dyan natin ay hindi naman po. Kasi hindi naman ibig sabihin aprobado ka agad. Napakalakas niya na kaagad sa ating mga kongresista. Patulad nga po ng sinabi ng ating kongresista na si Sandro Marcos as a matter of parliamentary courtesy. Pero syempre, mas mabuti na sa kanya po manggaling yung mga katagang iyan. Kaya reaksyonan po natin ang video na may kaugnayan po dyan sa balita na ating pinag-uusapan. Panoorin po natin ang balita mula po sa CNN kung saan inulat po nila kung ano po yung mga nangyari sa pagdinig hinggil po sa budget ng Office of the Vice President kahapon sa House of Representatives. Tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. Hindi ko makapagtanong kayo. Nag-o-object pa yung mga makabayan black congressman, ano? Mula sa Gabriela, sa Kabataan, saka Alliance of Concerned Teachers. Yan pong mga makabayan, makabayan black. Nag-o-object pa po sila, pero wala na pong nakinig sa kanila dahil lahat po ng mga kongresista ay nagsipagtaasa na ang kamay para ma-terminate na yung proceeding at ma-aprubahan na sa hearing na yan ang budget ng Office of the Vice President. Tuloy po natin ang balita mga tol. Kay Vice President Sara Duterte ang makabayan block matapos ang motion ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na tapusin kaagad ang pagdinig sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Naisa na ng makabayan na sagutin ni Duterte ang umano'y paggasta ng kanyang opisina ng 125 milyong pisong confidential fund sa loob lang ng 19 na araw. Okay. Ang tanong, bigo sila. Pero ang malaking katanungan, proper forum ba itong budget hearing para sagutin yung mga inaakusa nila sa Office of the Vice President, in particular kay Sara Duterte, na di umano'y paggasta sa loob lamang ng 9 na araw ng confidential fund na 125 million pesos. I believe hindi ito yung proper forum para sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga katanungan o alegasyon na yan na ibinabato po nitong makabayan black. Merong proper forum para po dyan. At sinasabi ng Office of the Vice President
na ito naman ay kanilang pinaliwanag na sa Commission on Audit. But titingnan natin kung ano ang magiging resulta po dyan ng investigasyon o audit ng Commission on Audit. At we are hoping, mga tol, kasi pondo po ng bayan ang pinag-uusapan po dito. Hindi porkit ipinagkatiwala po yan sa Office of the Vice President, eh antemano, wala nang magiging problema. Hindi porkit si Sara Duterte ang pinuno sa Department of Education at siya ang Vice Presidente, eh wala nang magiging problema. Katulad po nung sinasabi natin at pinadiliwanag natin sa mga nakalipas na live streaming natin, kapag ka wala pong appropriations o pag-agree mula sa Kongreso ang isang budget at ginamit mo to sa isang pondo not intended to fund for that project, eh maaari ka pong mapagharap ng kasong kriminal katulad po ng technical malversations. Pero hindi po natin alam kung ano po ang nangyari talaga dyan, kaya mag-aantay pa tayo ng mga susunod na balita kung ano ang kalalabasan ng audit po ng COA. Okay, tuloy po natin ang sinasabi po dito sa balita. Pero hindi na sila pinansin ni Duterte at ibang mga mababatas. Hindi natin ito inaasahan, Madam Chair, yung ganitong proceedings. And once again, this budget briefing is suspended. At meron po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan. At mas Nasuspend na yung hearing, salita pa ng salita si Congressman Prasco. Congressman Castro. Bakit ko ba napaghahalo si Congressman Prasco, ang asawa po ng ating Secretary of Tourism? Kasi magkatunog sila, Prasco Castro. Pag-suspended na, tapos na ang hearing, Congressman Castro. Eh, bawi ka na lamang sa ibang pagkakataon. Meron pa namang opportunity para ikaw ay maglahad ng iyong saloobin hinggil sa paglaban diyan sa budget proposal ng Office of the Vice President. Tuloy natin, tapusin natin itong balita unti-unti, mga tol. Sagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte. Nakakatawa naman sa nangyari pala kahapon. Muling nagharap si Duterte at ang makabayan block sa Nagtatayuan na yung mga kongresista, salita pa rin ang salita, suspended na yung hearing pero salita pa rin ang salita si Castro. Ngayon, nararamdaman na nitong mga makabayan block kung ano ang pinagagagawa nila sa kalsada. Eh dito, sila naman ang tinayuan ng kapwa nila kongresista. Anyway, basahin natin na yung balita na may kaugnayan dito kasi pagka written news mas komprehensibo eh. Kaya tingnan po natin yung balita na may kaugnayan po dito. Ayon po dito sa balita ng Inquirer.net, sa loob lamang o hindi lalagpas sa 20 minuto, ang House panel ay inaprubahan ang proposed budget ng Office of the Vice President. At nag-object nga po dito ang mga kongresista mula po dyan sa makabayan. Ang mga makabayan na makabayan black congressman na ito ay binubuo ng party list na Gabriela, Alliance of Concerned Teachers at sa Kakabataan party list. Basahin po natin ang balita na may kaugnayan po dito sa ating nire-reaction ng video. Ayon po dito, Manila, Philippines, in less than 20 minutes, the House Committee on Appropriations has terminated deliberations on the 2.3 billion pesos proposed budget of the Office of the Vice President. More than 2 billion pesos, ano? Parang sa panahon ni dating Vice Presidente Lenny Robredo, ang budget po yata ng Office of the Vice President parang nasa almost 1 billion pesos lamang kung hindi ako nagkakamali. Pero syempre, iba ang panahon noon sa panahon ngayon at hindi rin natin alam kung ano ang kaparaanan ng opisina ni Lenny Robredo that time sa kaparaanan naman ngayon ng opisina nitong si Sara Duterte. Pero sa ating pagkakaalam, maraming mga satellite offices ang itinayo ng Office of the Vice President para mag-cater sa mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino. Yan naman ay kanyang kaparaanan sa pamamahala dyan sa opisina na kanyang pinamumunuan. Pero ang hangad lang natin, sana ito pong 2.3 billion pesos na ibibigay ng Kongreso
sa Office of the Vice President ay magamit sa lahat ng pagkakataon sa tamang kaparaanan. Tuloy ko po ang binabasa ko pong balita. During the panel's hearing on Wednesday morning, senior, ito na pala yung posisyon nitong si Congressman Sandro Marcos, kasi ang nabanggit ko lang kanina, Deputy Majority Leader, meron palang senior. Yan, Senior Deputy Majority Leader and Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Marcos moved to terminate discussions on the Office of the Vice President budget in respect of the long-standing tradition of parliamentary courtesy accorded to high-ranking officials. Kaya meron bang illegal sa ginawa po ni Congressman Sandro Marcos? Wala po. In fact, ito po ay matagal ng tradisyon na pagbibigay respeto sa isa sa mataas na posisyon sa ating gobyerno. At yan po ang Office of the Vice President. Kaya walang nagawa ito pong makabayan Black kung hindi magsalita na lamang kahit nagtatayuan na po yung mga congressman, as we seen doon po sa video na in-reactionan po natin kanina. Okay, it was seconded, but members of the Makabayan Bloc objected to the motion, leading to a vote. Ultimately, 21 panel members voted to end the OBP budget deliberations. Eh, tatlo lamang sila na ayaw pong ma-terminate yung proceedings. Eh, sinong mananalo? Alam naman natin na kapag ka ang pinag-uusapan ay yes or no, diyan po sa Kongreso, sa House of Representatives or sa Senado, ang majority lagi ang nananalo. Yan. Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro tried to explain her vote, but Presiding Officer and Appropriations Senior Vice Chairperson Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora maintained that the hearing had been terminated. O, kaya kahit anong sabihin pa dyan itong si Congressman Castro, eh wala nang mangyayari, saka hindi na rin yan magiging parte ng record ng hearing. O, Vice President Sara Duterte was present during the budget discussions while Committee Senior Vice Chairperson and Marikina's 2nd District Representative Stella Kimbo initially presided over the hearing. Siya po yung nadinig natin, si Representative Stella Kimbo, na nagsalita po ng the hearing is hereby suspended doon po sa video na pinanood po natin. Members of the Makabayan Bloc asserted on Tuesday that Duterte and OBP officials, eto na po yung issue na nire-raise nitong si Congressman Prasco at ng iba pang kongresista dyan sa Makabayan Bloc, na ang Office of the Vice President daw nag-gamit ng halagang 125 million pesos bilang confidential fund noong noong December 2022 for a period of 9 days lamang. Okay, tuloy ko lang po ha. Sabi po dito, members of the Makabayan Bloc asserted on Tuesday that Duterte and OBP officials present should be asked to answer questions on the controversial use of confidential funds in 2022 as the supposed budget for the agency did not contain any. Yan ang aabangan natin mga tol. Kasi kahit nanggagaling ang impormasyon na yan sa Makabayan Bloc, still, kapag ka merong usok, may apoy, saan ang galing ngayon yung information ng Makabayan Bloc? Yan ba ay kasinungalingan o katotohanan? Pero malalaman natin kung ano ba ang resulta ng investigasyon ng COA. Kapag ka ang Office of the Vice President ay totoong ginamit ito sa tama, walang magiging problema. Pero kung ito po ay ayon sa Makabayan Bloc, ginamit sa confidential fund at hindi naman ito para dito, baka magkaroon ng problema ang Office of the Vice President. Last August 25, Castro said they are mulling the filing of an impeachment complaint against Duterte as they believe 125 million of Office of the Vice President budget in 2022 was illegally realigned to confidential expenses. Pero
Sa ating pagkakaalam, naglinaw na dyan si Castro ha, na hindi naman sila nag-i-intend na mag-file daw po ng impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi, nais lang daw po nilang malaman kung ano yung nangyari dyan sa 125 million pesos. At sumagot dyan itong si Vice President Sara Duterte na maging masaya daw dapat itong si Castro. At hindi naman daw siya dapat sumagot dito kay Castro. At naipaliwanag na din daw nila sa pamamagitan ng mga sinumiting papeles sa COA kung ano ang pinagamitan dyan sa 125 million pesos. Anyway mga tol, ito pong ninanais na impeachment, kung yan man ang pananaw ng balita rito para kay Vice President Sara Duterte, hindi ito mangyayari. Kasi alam din natin na para ma-impeach ang isang opisyales ng gobyerno, ang Vice President is an impeachable officer, eh kinakailangan ng majority or at least one-third yata ano, ng bilang ng kongresista na magsusulong para po ito mag-proceed sa impeachment sa House of Representatives. Tapos, nagkaroon na ng deliberation sila doon, kinakailangan pa rin ng boto para ito mag-proceed naman sa Senate of the Philippines at i-trial yung impeachable, yung na-impeach na public officer. Eh, sa ating nalalaman at sa inyo din naman siguro ang obserbasyon, hindi makakakuha ng maraming boto ito pong makabayan black para po i-impeach itong si Sara Duterte. Yan ay fair opinion na so far para sa issue na ito. Kasi most of you, alam ko na mga manonood po natin dito, eh mukhang wala nang tiwala dito kay Sara Duterte. Pero for fairness, alam natin na sa House of Representatives, halos majority of the congressman there nagtitiwala kay Sara Duterte. O kaya tapusin naman natin ngayon yung video na pinapanood po natin kanina. Tuloy po natin ang reaction video na ito. Education Department na pinamumunuan rin ng pangalawang pangulo. Pero lahat ng kanilang tanong, mga undersecretary ang sumagot. Nagsalita lang si Duterte hinggil sa confidential fund ng ibang mamabatas na ang nagtanong. Considering the universe of shortages in the Department of Education. Meron din palang pagtatanong na nangyari, ano? Doon po sa hearing kahapon. Pero ang hindi lang talaga sinagot ni Duterte, yung mga katanungan ng makabayan black. O, ito, ang nagtatanong naman dito, itong si Congressman Lagman. O, sige, tuloy natin kung ano ang magiging kasagutan dito ng Office of the Vice President. Which would need adequate funding. Madam Secretary, would you voluntarily withdraw your request for confidential funds in the Department of Education? Madam Chair, there is a purpose and a need for confidential funds in the Department of Education because basic education is intertwined with national security. But of course, as we always say, we leave it to the discretion of the members of the House of Representatives and the Senate, the wisdom of granting confidential. Yan ang pinakadepensa ni VP Sara Duterte, no? Pinagkakatiwala niya sa discretion ng Kongreso at saka ng Senado. Pero alam naman natin na yung kanyang aura of influence ay talagang kumakalat sa Kongreso. Na kaya pagka sinabi niya, eh parang agree na rin itong mga kongresista at senador. Kaya nauuwi tuloy ngayon sa pag-aprobado ng confidential funds para sa particular Department of Education. Pero traditionally, mga tol, wala namang, kung meron man, hindi po ganun kalaki ang confidential fund na ibinibigay para po sa Department of Education. Pero syempre, ang katuwiran kasi ngayon ni Sara Duterte, ang Vice Presidente ng Pilipinas, kinakailangan daw po ito para yung problema particular
sa seguridad ng ating bansa laban sa mga komunistang grupo, kasi ang ilalayon po niyang confidential fund ay gamitin ito at maprotekta ng mga kabataan na ma-recruit ng mga komunistang grupo katulad po ng CPP at NPA. Anyway, nasa Kongreso yan. Sinasabi, palaging yan ang way ni Vice President Sara Duterte na proposal lang yan, sila pa rin naman ang magde-decide at inaaprubahan naman ng ating mga kongresista at saka mga senador. Ang masasabi na lamang natin dito, dahil as usual, I believe mangyayari ito for 6 years hanggang sa 2027, sana magamit po ng tama ito pong mga hiningin confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education. Funds to the Department of Education. Para sa 2024, humihingi si Duterte ng nasa 650 million pesos na confidential funds para sa DepEd at OVP. Giit ng DepEd na ayon sa batas ang paggamit nila ng pondo kahit pa mismong ang... Magkano ulit yun? Nalagpasan ko, tumiyan. Confidential funds requested for 2024. Office of the Vice President, 500 million pesos. Department of Education, 150 million pesos. A total of 650 million pesos. Ngayon, bakit ako malungkot sa nababasa kong sa screen po natin? Kasi, alam nyo, yung confidential fund, supposedly, dapat ang gumagamit talaga nito, mga intelligence unit ng ating gobyerno. At ang nakalulungkot, napag-alaman natin na ang confidential fund pala ng Philippine Coast Guard ay nasa 10 million pesos lamang. Bakit naman ganun? Ang Philippine Coast Guard na siyang frontliner po natin sa security, particular sa foreign threat like nangyayari dyan po sa West Philippine Sea, ay binibigay lamang na pondo para sa confidential fund nito ay napakaliit. 10 million pesos. Samantala, dito sa Office of the Vice President, 500 million pesos at 150 million pesos para sa Department of Education. Sana hindi naman ganun, ano? Sana ma-realize ng mga kongresista na kung bibigyan nila ng ganito kalaking confidential fund ang OVP at Department of Education, bigyan na rin nila ng mas malaking pondo o ng karagdagang pondo para sa confidential fund itong Philippine Coast Guard. Eh, anong magagawa ng 10 million pesos para sa Philippine Coast Guard? Parang ang hirap gamitin nun, ano? Pero imo, kinakailangan mo ng mga intelligence information, for example, prior sa resupply mission ng ating kasundaluhan dyan po sa Ayungin Shoal, BRP Sierra Madre. Eh, kailangan mo munang i-scout kung ano yung mga maaaring daanan ng ating Philippine Navy or Philippine Coast Guard doon sa karagatan, kung meron ba mga barko ng China, o parte po iyon ng intelligence operation na should be funded ng confidential funds. Eh, sa paglipad pa lamang, for example, ng eroplano o kung anumang aircraft nagagamitin dyan, drone man yan o mismong eroplano o helicopter para mag-scout, mag-surveillance, eh kakailanganin mo po dyan ng pondo, fuel sa mga aircraft na yan. Every now and then, gagawin mo yan. Tapos, 10 milyong piso lamang ang pondo ng Philippine Coast Guard. Kaya sana ma-realize ulit nila, sinasabi po natin ito, at kung maaari nga lang sana, itong 500 million pesos, gawin na lamang 400 million pesos. Yung Department of Education, 150 million pesos, gawin na lamang 50 million pesos. Yung 150 million pesos na sobra, out of 650 nga na ito, ay ibigay na lamang karagdagan para sa Philippine Coast Guard. Ano? Yan ay suggestion lamang. Hindi ko naman ipinipilit yan. Dahil after all, mga kongresista ang masusunod sa pag-aproba ng mga pondong hinihingi ng Departamento ng Executive Branch of the Government. Tuloy natin ang balita, mga to. OVP. Giit ng DepEd na ayon sa batas ang paggamit nila ng pondo kahit pa mismong ang Commission on Audit hirap busisiin ito.
Nagsusumite po tayo ayon sa joint circular sa apat na opisina quarterly as mandated by again the guidelines. Just to give you siguro po broad strokes, no, kung ano yung mga programa kung saan natin ginagamit yung confidential funds. Number one, it really cuts across yung ano po, no, yung education, basic education. Samantala, sinabi ni Duterte na nais ituloy ng DepEd ang pagpapatupad ng blended learning para tugunan ang kakulangan sa paaralan at... Tapusin na natin yung balita na yan. No? Ang mahirap kasi sa confidential fund, hindi po yan subject sa public scrutiny. Ano? Ibig sabihin, kinakailangan lang magsumite ng mga dokumento kung paano ginastos ang nabanggit na pondo at hindi na yan mai-scrutinize pa further, particular ng ating Commission on Audit. Yan ang mahirap. Kaya magbabase na lang tayo sa tiwala. Ayon naman sa mga tagahanga nitong si Vice President Sara Duterte, katiwa-tiwala naman si VP Sara Duterte. Pero siyempre, ayon sa mga kritiko ni Sara Duterte, particular itong Makabayan Block, there is something wrong sa ginagawa ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education. Kayo mga tol, ano ba ang masasabi ninyo sa confidential fund ng OBP saka ng Department of Education? Ito ba ay sapat, sobra o kulang pa? Paki-comment nyo naman sa video na ito at basahin po natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa 108 na manonood po natin, thank you so much. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento.